Welcome back to my channel, and it's me again, Maria Crizel, but you can call me Ke for short, Jan. Teka lang, meron ako kodigo. Wait lang. Yan. So, pipilitin ko maging natural ngayon kasi yung previous vlog natin, yung una kong vlog, yung part 1, eh talaga namang napaka-arte ko doon, napaka parang nahihiya. Kasi nga parang first time ko ulit mag-vlog noon. So ngayon, pilitin ko talagang maging natural. So ayun na nga, yung topic natin last time ay yung bakit ako, bakit kami nandito sa Canada. And bilang international student ng Canada, naisama ko ang aking mister na si Bob at saka yung anak namin na si Nicole. So, yes po, pag international student ka, you are eligible to bring your family here sa Canada. So, parang papasok sila bilang dependents natin bilang international student. And ako ay, as international student, pwede rin akong mag-work ng 20 hours per day. 20 hours per week. Yan. So, once nag-start yung class ko, pwede na akong mag-work ng part-time. At hindi siya pwedeng mag-exceed ng 20 hours per week lamang. Yun. Tapos, si Bob naman, yung tinatawag na OWP or Open Work Permit Holder. Ito ay para sa mga partners natin, para sa mga asawa natin. Yan. And si Nicole naman ay ang tinatawag na SP Minor. Or sila yung mga dependent ng international student. So, SP minor kasi student visa holder din sila or student permit holder din siya, mga moms. Disclaimer muna tayo, ano? Kasi lahat ng isi-share ko dito sa inyo ay yung mga personal experience lang namin as family and personal experience ko lang bilang ako yung nag-ayos ng aming visa. So, hindi po tayo expert sa visa processing and lahat po ng sasabihin ko sa inyo ay or yung mga information na nalaman ko ay based din sa website ng Canada, which is yung IRCC. Yan. So, doon ko lang muna, doon ako nag-start. Inaral ko muna yung process ng student permit. So, yun, naghanap ako ng mga kakilala or mga kasabayan ng mga new friends, hindi actually kakilala, naghanap ako ng mga new friends na makakasabayan dito sa visa processing namin. So since, again, DIY tayo or do it yourself, wala tayong binayarang agency. So ayun kasi yung maganda sa mga nag-DIY ng student permit kasi syempre nakatipid na tayo sa agency. Ayun mga moms, hindi ko naman ipipilit sa inyo na mag- DIY kayo sa student visa processing kasi once na nag-DIY kayo, it will consume a lot of your time and effort, especially sa researching and reading. So, in my case, inaral ko yung kung paano ba yung visa processing hanggang sa nakarating ako sa decision na mag-DIY na lang. And during that year, during those times, meron akong business. So, hawak ko yung aking... I am not employed. Hawak ko yung oras ko. I have my time na mag-aral, na magbasa, na mag-research. So, yon. So, yan. Actually, introduction pa lang yon. Intro pa lang yon. So, eto na ngayon yung gusto nyong malaman. So, meron syempreng nag-comment sa ating YouTube channel na tinatanong niya kung bakit napili kong mag-aral sa Canada. So, first, bakit international student yung pinili kong pathway? Kasi ito yung madali. Kasi ito yung mabilis. And in my case, hindi ako basta-basta makaka-apply ng working permit or working visa from the Philippines. Kasi hindi naman ako skilled worker. So, chinek ko na rin kung eligible ba akong mag-apply na diretso PR agad. So,
dyan ay mas lalo siguro ang malabo kasi it will take a lot of time of waiting and processing, syempre. And sa panahon ngayon, ang kailangan ni Canada ay yung mga students. Kasi open sila for international students. At ito yung pinakamabilis na way or pinakamabilis na pathway para makarating kami dito sa Canada. Okay, so doon naman sa part na bakit Alberta? So, bakit nga ba Alberta? Kasi once na nag-decide ka na gusto mong maging student dito sa, or international student dito sa Canada, hindi ka basta-basta, alam mo yun, yung mag-e-enroll or mag-a-apply sa school, you have to consider first kung saan mo gusto tumira. So ako, meron akong ibang provinces na ni-research at inalam. At inalam ko yung mga, alam mo yun, yung mga cost of living, yan, kailangan yung alamin yan, at saka yung mga tuition fees, kung mura ba dito or mahal ba dito, yan, ganyan. Ako nag-focus sa cost of living, kasi syempre dito ka maninirahan. So yun, cost of living, yun muna yung kinonsider ko, tsaka yung PR pathways, kung ano ba yung madami na pathway para maging PR. So far, sa akin, sa research ko, yung parang mas matimbang sa akin yung Alberta. Ayun. Tapos, isa pa dyan, sa Alberta, yung taxes niya, konti lang compare sa other provinces. Tapos, kung itatanong nyo kung meron akong kamag-anak dito sa Alberta, wala akong kamag-anak na naging involved sa aking application. So, ayun po. Kung iniisip nyo na baka may kamag-anak ako dito, ang sagot ay wala. Yan. Meron kaming relative sa British Columbia, pero hindi rin, since hindi naman ako sa British Columbia papasok, hindi ko na rin inabala sina Ate Venus. Yan. Tapos, si Bob, meron siyang pinsan. Actually, meron siyang pinsan dito, pero hindi rin sila naging involved sa aming visa application. Sa mga nakakakilala naman sa akin, question siguro sa inyo, yung bakit hospitality management yung kinuha kong program sa NEET. First, kasi syempre alam nyo na nursing graduate ako, pero alam nyo din na hindi naman ako nakapag-practice sa hospital or hindi naman ako registered nurse. Naging work ko right after graduation ay yung nag-work ako sa BPO company. So, ayan, nag-work ako dyan for almost 5 years din. Tapos, after noon, nag-resign ako and then nag-try akong maghanap ng work sa Singapore. And fortunately, ayun, nagkaroon naman ako ng work sa Singapore. Pero hindi rin ako nagtagal doon, mga 1.5 year lang ako doon. Then, umuwi na ako sa Philippines. Tapos, pag-uwi ko sa Philippines, nag-start na ako mag-business. So, ayun, ay year 2016 hanggang year 2020. So, before mag-start yung pandemic, meron akong business. Yan. And then, ayun nga, dito pumapasok yung bakit hospitality management. So, yung dalawa kasi yung programs na in-applyan ko. By the way, yung programs nga pala, yun yung tawag dito sa course. So, ang course ko ay hospitality management. Pero, ang tawag dito ay program. So, alam mo yun, yung kukunin mong program, kailangan madi-depend mo siya. Kasi, bago ka, hindi lang kasi yung school ang kailangan nating applyan. Kasi, actually, nung una, parang para sa akin, ang hirap naman, kailangan kong mag-apply ng school, kailangan akong ma-accept sa school. Actually, pag nandyan na kayo sa, pag napagdaanan nyo na yung part na yan, maiisip nyo na, okay, madali lang palang mag-apply sa school at madali lang palang makakuha ng letter of acceptance sa school. Ang medyo mahirap talaga, ang medyo kailangan talaga natin pag-aralan ay yung visa processing or yung student permit application. Going back sa program, kaya itong hospitality management, yung pinili kong program, kasi,
dito ko somehow mai-relate yung naging buhay ko sa Philippines. Kasi parang ang hirap naman i-defend ng program mo kung hindi naman connected. Yung, gets nyo ba? Hindi naman connected yung buhay mo sa Philippines sa kukulin mong program. So, kailangan makonvince natin ang visa officer yung reason natin na we are bona fide student, and yung reason natin is mag-a-align. Hindi nyo pa siguro magets, hindi ko pa ma-explain ng maayos, pero hanggat kaya kong i-explain, i-explain ko sa inyo, mga moms, yan. Kaya kung may questions kayo, kung may tanong kayo, mag-PM kayo or mag-message kayo sa Facebook page at saka mag-comment kayo dito sa YouTube channel natin. Sorry naman mga moms kasi ano to, hindi ko din nagamit itong ano ko, parang gumawa kasi ako ng pagkasunod-sunod on how to explain everything, pero hindi ko rin siya nagamit kasi mas gusto ko yung dire-diretso yung chika ko, hindi na puputol. So ayun, and ano pa, hindi ko na alam kung ano pa yung ichichika ko sa inyo, kung ano pa yung i-share ko sa inyo kasi medyo hahaba na itong vlog natin. And kung meron pa kayong mga questions or meron pa kayong gustong linawin, ayun na nga, mag-ano lang kayo, mag-comment lang kayo. Tapos, ano pa ba? Ah, okay. Regarding sa age limit, pwede magtanong, ah, 40 na kasi ako, baka hindi na ako pwede. Ah, okay, 45 na kasi ako, baka hindi ako pwede. No! Pwede pa rin kayong mag-apply ng student visa. Kasi, ang dami kong friends, sorry naman mga friendship. Yun, madami akong mga friends na actually nasa sa mga late 30s na sila. Late 40s, oh, hindi naman late 40s. Mga mid 40s, early 40s. And of course, marami din akong naging friends na early 20s. So, ayun, wala namang naging problema. As long as maayos yung documents mo, maayos yung papers mo, tapos na yung statement of purpose or yung tinatawag nating SOP na i-defend mo naman na maayos yung reasons mo bakit ka mag-aaral dito sa Canada. And I think wala namang magiging problema dyan. Mga moms, hanggang dito na lang muna ulit. And pipilitin kong bumalik kasi start na ng class namin bukas. Yan, September 7, start na kami. And sana makaya ni Ma'am sana makaya ni Ma'am ang panibagong buhay, ang balik estudyante, ganyan. And babalitaan ko kayo pag may work na ako. Yan, sana makapag-work na ako kasi syempre sa ngayon hindi pa ako pwedeng mag-start kasi hindi pa nag-i-start yung class ko. Pero once na nag-start yung class, pwede na ako mag-work. Again, 20 hours per week lang. So, ayun. Balitaan ko kayo mga moms. And ayun, subscribe kayo dito sa channel ko. Tapos, hit the bell button na rin para palagi kayong manonotified pag may mga bagong vlogs si Ma'am Shi. So, thank you so much. Thank you so much for watching. And see you on my next vlog. Bye!